Magandang araw po, mga kanegosyo. Ito na naman ay panibagong episode ng Kabuhayan at Negosyo. Ako po ang inyong host, Gani Makatuman. Ngayon po ay kasama natin ang isang napaka-successful na negosyante. Siya po ay iniidolo ko. Siya po ay may-ari ng Centro Mall, chairman ng SRC Mall Developer Incorporated. Hindi lamang successful na negosyante, kundi siya po ay matagumpay na tumutulong sa ating mga komunidad. Marami po siyang mga advocacy na talagang tumutul. Kasi itong community mall po ay nabibigyan ng pagkakataon yung ating mga kanayunan. Siya po ay ngayon, sir, siguro 30 community mall na kayo, ano? Yes, sir. Opo. Yes, you say. Welcome po, Sir Alex. Thank you. At naimbitahan nyo kami rito, ako rito, sa inyong napaka matagumpay na programa, itong ating kabuhayan at kabuhayan. At negosyo. Opo. 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 Isang karangalan po kasi ito si Sir Alex ay matagal ko na itong kaibigan. Kumpare ko pa ito, opo, si Sir Alex. Pwede na po tayo mag-umpisa, no, Sir Alex? Sige ho, Yusek, gani. Baka maaari niyo pong ibahagi ang pinag-umpisahan ni Sir Alex Cruz. Magandang umaga sa inyo, Yusek. As I said, salamat dito sa pag-imbita nyo sa inyong lingkod na makasama ito sa inyong programa. Ako po si Alexander Mitterdan Cruz. Ina-emphasize ko po yung Mitterdan. Okay. Marami po kasing Alexander Cruz. Opo, opo. Nakapangalan. Ako po ay ano ba masasabi? Ako po ay masasabing na blessed ng Panginoon ng magandang buhay, ng magandang kaisipan, sampo ng aking pamilya, kasama ang aking may bahay na si Adelaida Rivera Cruz, at ang tawagan namin ay Irog. Kami po ay siguro ako muna po bilang personal. I came from a very humble beginning. Sabi ko nga ho, siguro madalas nang marinig ang kwento ng buhay ko po na ako po ay kailangan magtinda ng asin sa palengke para ho makapag-aral ng high school. Gaya po ng kasing nangyari sa negosyo ng aking pamilya sa Marikina na naapektuhan po ng mga China product ng mga panahon na yon. Kaya medyo talagang tinamaan po ang industriya ng sapatos ng Marikina sa pagpasok ng mga China product. Opo. Pero ganun pa man po, may pagmamalaki ko pa rin ho na ang sapatos Marikina ay siyang napakatibay. Opo. Ganun po man, sabi ko nga ho, at that time, kailangan ko pong maghanap buhay para maging self-supporting. They call that working student. Working student. Working student. Kaya ho, nai-arouse ko po ang aking high school sa Marikina sa pagtitinda ng asin sa umaga at ako'y laging panghapon sa pag-aaral. Come on my fourth year, naisip ko na ho, paano kaya ako magka-college? Ang kolehiyo po ay whole day, kadalasan. Whole day. Opo. Ang sabi ko nga, pag ibibigay ng Panginoon, ibibigay. Nagaging scholar po ako ng Meralco Foundation. During that time, that was 1977, ang Meralco Foundation po noon ay meron po silang pinag-exam na mahigit kami 5,000 estudyante ng iba't ibang parte ng Pilipinas diyan sa Meralco Center, at kumuha po sila ng 250 student. Opo, opo. Daman po kami sa masusing interview, exam, at mapalad po ako na nasama po ako doon sa 5% na kinuha nila doon sa 5,000. Parang 250 lang ang nag-qualify. Opo. Kasi during that time po, wala pang eskwelahan ng Meralco Foundation. I am a second batch po. Naka 3 batches sila ng ganitong scheme na
full scholarship. Nag-aaral po kami noon sa lumang Rockwell Power Station. Power Station. Hindi pa po siya mall noon. Hindi pa siya mall. Ang amin po namang ROTC noon ay sa Don Bosco namin ginagawa. Opo, opo. Ngayon po, after 3 batches, ang Meralco Foundation po ay nakapagtayo na ng malaking eskwelahan dyan sa Meralco Compound. At ang alam ko po ay mas marami na silang estudyanteng natutulungan, mm-hmm. although mayroon na hong matrikula pero subsidized. Ah, okay. Unlike that time ho, kami po ay full scholarship, meron pa po kaming allowance na nakukuha sa Meralco. Kaya napakalaking pasalamat ko po sa pamunuan ng Meralco Foundation na hindi, kundi po dahil sa kanila, baka hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Apo, apo. USEC. And after ka po, kami po ay nakatapos, nilagay po nila kami sa malalaking kanilang kliyente. Mm-hmm. Ako po ay na-assign ang Meralco sa EEI. Isang malaking construction, Opo, company opo. Po, Engineering Equipment Incorporated. Ako po ay nalagay doon bilang naging head naman po ng Quality Control Department sa Construction Division. Ah, so ibig sabihin na Sir Alex, pagka-graduate nyo, hindi ka muna dire-diretso magnegosyo, nagtrabaho ka muna. Opo, ah, opo. Okay. Masukan po ako sa EEI from 1980 to 1986. Pero sa nung makilala ko po si Aida at mapangasawa ko po yung may bahay ko, nagtatrabaho po ako ng 8 to 5 pero nagninegosyo na po kami ni Aida ng wife ko sa palengke ng Marikina sa gabi. Ah, okay. Opo, nag-umpisa ho kami sa maliit na puhunan na pinahiram mo sa amin nung... Yan ang pinakamagandang pag-usapan natin. Opo. Kasi opo. Sa dami ng mga mall nyo, Sir Alex, ay siyempre yung mga TV viewers natin, ang tanong nila lagi, gaano ba kalaki yung kapital, puhunan? Ako, magugulat po kayo, Alex Yusek. Cruz. Opo, opo. Sabi ko nga po, pinahiram lang po kami ng magulang ni Aida ng 50,000 way back 1982. Oh, nung kami 50,000. Bagong kasal. Opo. At yun po ay namamasok. Nakumpisa na kayo sa mall o hindi pa? Hindi pa po. Ang kumpisa ho namin ni Aida noon ay ano, habang namamasukan po ako ng 8 to 5, nag-micro-lending po kami sa palengke ng Concepcion Balita Marikina. Ko, Sir Alex, nag-umpisa kayo talaga sa parang pawn shop? Papunta na po doon. Una po kami ay micro-lending lang because, as I said, binahiram kami ng 50,000 nung biyanang ko. Although iba naman talaga ang value ng 50,000 noong 1982. Opo. Pero kahit papaano po ay napalago sa pagtutulungan namin mag-asawa, bukod po sa micro-lending, kami po ay nagpapahulugan ng mga damit, ng mga appliances. Parang Bombay. Parang Bombay po. Pero ako po naman ay sabi ko nga ho, madalas kong sabihin, ang mga kapatid natin Bombay ay malaki rin ang naitutulong sa underground economy. Totoo yan. Kasi po ang mga kapatid natin Bombay, kahit po makakita lang yan ng nakatitinda sa bila o sa karsada, pag nakita niya po na tumagal yung tindera ng 3 linggo, pautangin na. So very high risk yung pera nila. Opo, opo. Kasi maraming tumatakbo na lang. Maraming tumatakbo. Oh, kaya nga po, yung tao naman tindera na kailangan ng pag-umpisahan puhunan, palibasat ang Bombay ho, willing to take the risk. O nga't sabihin mataas ng konti interest nila. Pero very high risk very po yung pera risk. Nila. Opo, opo. Kaya ako, ang pananaw ko po dyan, nakakatulong sila sa mga kapwa natin Pilipino opo. Na gustong maghanap buhay na walang kapital. So ibig sabihin na ay... na subukan nyo rin yung ganyan na hanap buhay. Sinubukan sa palengke po namin mag-asawa Yusek, mm-hmm. pero kami naman po binaba namin ng interest para okay. Mas so hindi 5-6. Hindi po 5-6. Siguro matatago namin 5-5-20 kami. Ah, okay, so parang 10%. Yes po. Ah, yes okay, po. Okay, okay. Yes okay. Po. Pero as I said, diyan po kami nag-umpisa. Pero kasama na rin ho yung mga namimili kami sa Baclaran, sa Divisoria ng mga t-shirt na pinahulugan ho namin. Ah, okay. Talaga po nung pangapanahon na yon, Yusek, kami mag-asawa, tipid na tipid sa mga kailangan namin gastusin kasi pinalalago pa lang muna ho namin yung puhunan. Ah, okay po. Opo, pero as I said, nagsimula ho kami doon 1982 nung kami kinasal ni Aida. Ngayon po ay sabi na, the rest is history, binayaan na po kami ng ganito. Pero after that ho,
Nakaipon kami ni Aidan, nag-umpisa naman ho kami ng pawn shop and money changer. Opo, opo. So umabot din ho ng 36 branches yung pawn shop and money changer namin ni Aida. Wow. During that time. Parang 50,000 to 36 yes, pawn shop. Opo, tama opo, po, opo, opo. Tama po. At nang ako po yung makapag-resign sa EEI noong 1986, nakakuha ko ng konting separation pay din at nagdagdag ko po doon sa puhunan ko rin namin ho ni Aida doon sa kabilang palengke. Okay. Sa Marikina Central Market na. Opo, opo. At after that, yun nga, napunta na ho kami sa pawn shop, money changer. Maganda po ang takbo nung aming pawn shop. As I said, umabot kami ng 36 branches. Tapos, medyo nasundan ho lang ng dalawang hold-up na ikinasawi ng... Yan ang mahirap sa pawn shop, po. Sir Alex. Tama oh, po, oh, lalo maraming... na sa foreign exchange. Mm-hmm. Yung pong takaw, brother... Takaw hold-up yan, sir. Takaw hold-up po. Nung una po, yung bayo ko, medyo nabaril pa. Opo. Kasi dala niya ho yung transaction namin. And then, nung mawala siya, sabi namin ni Aida na, sige, mga empleyadong babae na lang ang palabasin natin para alam na hindi lalaban. Opo. Pero after one year ho, meron kami isang empleyada na hindi na nakabalik. Opo, at opo. After 5 days nung makuha namin siya, ay medyo wala patay na po. Kaya nag-isip po kami ni Aida na ibenta po ang aming hanap buhay. Ah, so binenta nyo na po yung... Binenta po namin lahat. Ito po ba yung Tambunting? Binenta po namin sa Tambunting. Ah, okay. Binenta nyo. Ang aking pong pawn shop nung araw po, ang tatak ho namin ni Aida ay Sander Pawn Shop. Sander Pawn Shop. In the name of my eldest son. Ito yung 36 branches yung po. Yung po yung 36 okay, branches. Yung nga po, binenta namin lahat sa Tambunting at nag-concentrate ho kami ni Aida sa leasing business. Ah, so dito na po kayo. Dito kami nag-trans sa leasing. Napunta ho kami sa leasing business. And then mall na. Nung umpisa po, ang aming pong leasing business ay nag-umpisa sa mga 500 square meter, 1,000. Kung tawagin ho namin yun, strip commercial. Ah, okay. Along the road, yun po, may mga tenant ho kami na iba't ibang brand ng nagtitindi, may mga establishmento. Opo. Like Watson, siya may Mercury Drug na umuupa sa amin. Ngayon, hanggang after siguro po nung mga 90s na, 90s o middle of 90s, nag-evolve na po yung aming strip commercial into a community mall business. Yan na po ang itatanong ko sa inyo na yes, bakit community mall, bakit ang napili niyong negosyo ay pagde-develop ng mall. At balita ko, Sir Alex, ang mga naging tenants nyo rito ay ito yung mga malalaki. Sila SM, sila Pure Gold ba? Yes po, at saka si Robinson. Opo, paano nyo po natutunan nito at paano po kayo dito napunta na negosyo, Sir Alex? Well, after nga ho namin na mag-concentrate na lang sa leasing business, na way back siguro ho 1990s, nagtayo kami ng unang community mall namin sa Angono, Rizal. Ah, pinakauna niyo po yung Angono? Pinakaunang community mall. When you say community mall po, ang sukat po niyan ay 1 hectare to 2 hectare. Ah, yun po yung size, no? Malakihan na po yun. Pero may mga ano na po yun? May mga convenience store, mga drugstore? Ang anchor tenant po namin doon sa aming malls ay nung una po ay puro SM Group, Save SM More. Group. Opo. So, nandin po rin yung kanilang branch ng Banco de Oro. Opo, opo. Nandin din po yung mga Ace Hardware nila, opo. Yung Watsons. Hanggang eventually ho, naging kliyente na rin ho namin ang Robinson's Group. Mm-hmm. Kaya doon po sa narating naming 30 malls ngayon, halos siguro po 65% is SM Group. 25% is Robinson's Group. Mm-hmm. At pumasok na rin po sa amin ang Pure Gold Supermarket. Uh-huh. So nagkakaiba-iba lang po yung aming existing 30 malls sa supermarket. Nagkakaiba-iba po yung okay. brand okay. as our anchor store. Pero po yung other tenant namin ni Aida is pare-parehas po. Like Mercury Drug, okay. Whatever. Gusto po namin kasi Yusek ang aming tinatayo na community mall. Sa mga countryside ay one stop siya sa ito yung sa Canayunan na sa Canayunan no, alam niyo po napaka-lucky ng utang na loob sa namin sa inyo ay, kasi kayo po yung unang-unang nagbigay ng suporta doon sa previous administration po doon sa programa namin na Balik Probinsya para ma-decongest yung Greater Manila area para ang ating mga kababayan dahil alam mo naman
ang mentality ng mga taga-probinsya, Sir Alex, ay pupunta sa Manila kasi nandito yung job opportunity. Pero si Sir Alex po ay dinadala niya ang kanyang mga negosyo sa Canayunan, countryside, na hindi na kailangan pumunta ng mga tao sa Manila para maghanap ng mga job opportunity rito. So, pwede po ba natin ipaliwanag, Sir Alex, ano yung unique na business model ng Centro Mall at paano ito naiiba sa traditional na mall business? Tama po kayo, Yusek. Ganito po yan. Nung nakapagtayo na po kami sa Angono, Morong, Tanay, Montalban at Balagtas, Bulacan, kami po ni Aida po at ang aking buong pamilya, ang nakakatuwa po, Yusek, ay ang mga aking pong mga anak. Meron po akong 6 na anak na matay si Sander at age of 17, 1999. Yung natira ko pong 5 anak ay katukatuan ko po sa aking hanap buhay. So lahat sila sabi ko nga ho ay yung succession napaka-importante rin. Tama. Kailangan po at the early stage, talaga pong gusto namin ni Aida na sila ay kaakibat. At alam nila kung paano ho pinatatakbo itong ating hanap buhay. Yusek, nabanggit nyo po, ang karamihan po ng aming mall ngayon ay nasa countryside. Kami po ay masayang masaya. Ang isa po sa hinahanap namin, yung medyo pioneering kami sa isang lugar opo, na wala pang activity at gusto nga rin po namin makatulong dun sa lugar na makapagbigay po ng employment, number one. Opo. Number two, makapag-stimulate ng economy sa countryside, sa Canayunan. Number three, makapagbigay ng taxes dun sa lugar na aming pinupuntahan. At ngayon po, ang isa pong hangarin namin ng Centro Mall Company, hindi lang po mall ang madala namin sa probinsya, nakapagdadala na rin po kami ng mga call center. Call center. Yes, Yusek, nakakatuwa po na yung mga... So lahat ng mall nyo, Sir Alex, may mga call center din? Siguro po, mga 3 na po sa mall namin ang meron. So sa inyo rin po yung mga call center business? Umuupa po sa amin. Ah, okay. May mga locator po kami. Opo. Ang nakakatuwa po doon, sabi nyo nga ho, yung mga kapatid nating nasa Canayunan na nagpaplano pang mag-domestic health, mag-OFW, overseas o pumunta rito sa Maynila para magtrabaho, doon na po, dinala na po natin yung trabaho sa Maynila, dinala na natin po yung development, yung convenience of kung saan nila gagastahin yung kinita nila, para hindi na po sila sumiksik pa rito sa correct. Metro Manila correct. At makadagdag sa traffic. Saka isa pa po, alam naman natin na ang pamilya, mas maganda pong makakasama sa probinsya. Kaya kung makapagbibigay po tayo ng trabaho na options na nasa probinsya, hindi na po kailangan maghiwa-hiwalay ang mag-asawa at mga anak. Tama yan. At naniniwala po tayo na pag magkakasama, yung pundasyon po ng pamilya ay nape-preserve natin. Yan po ang isang napakagandang epekto nitong ating hanap buhay na kine-create sa Canayunan. Opo, opo. So ngayon po ay alam ko, Sir Alex, na imbita mo ako doon sa Centro Mall mo sa Antipolo. Antipolo sa Batangas ba 'yun? Batangas. Batangas. Opo. Opo. At saka ngayon I understand meron na po kayo sa Bicol. Opo, sa Albay. At saka naalala ko noon ay napaplano kami ni Sir Alex sa Marawi. Marawi. Opo, Marawi. Opo. So at patuloy po akong susuporta sa Marawi, Yusek. Opo, opo. At gusto ko pa rin magtayo ng Centro Mall sa Marawi. Kasama po 'yan sa pangarap ko opo, rin. Opo. Alam ko 'yan. At alam ko po sinusuporta opo, opo, Sir Alex, kasi napaka laki po aside from doon sa job opportunity po na ibibigay mo doon sa mga tao doon sa lugar, yung taxes din na maitutulong ng kumpanya nyo sa yung binabayaran na taxes at of course nakaka-stimulate talaga yes, ng ang economy at nakakatulong po kayo sa yung mga one town one product. Itatanong ko po, Sir Alex, paano yung mga local entrepreneur na gusto nilang magtinda doon sa mga community mall mo sa Canayunan? Sila ba ay binibigyan mo ng discount? Kasi siyempre, mag-umbisayan, maliliit yan, Sir Alex. Yes po, yes po, Yusek. Yan po ang programa ng Centro Mall. Kahit po yung mga branded na nadadala po namin sa Canayunan, very friendly po yung rate namin. Mm-hmm. Ngayon, yung meron po talaga kaming ina-allocate na area naman po para sa mga local players, kung tawagin, yung mga gustong mag-umpisang entrepreneur opo, sa ating Canayunan. At yung po ay halos subsidized po ang rate nila. At talagang binibigyan po namin ng murang rates para naman makapag-umpisa sila ng hanap buhay.
at makadagdag ng pagkakakitaan ng mga kababayan natin sa kanayunan. Opo. Meron po kami noon, Yusek, at iniinganyo rin po namin ang mga taga kung saan kami dumarating na kahit na minsan pinakikilala namin, kinukonek namin sila sa mga gusto nilang kiosk na i-franchise. Meron pong ganon, lalo na yung mga kapatid nating nakapag-ipon ng konti sa abroad. Pag-uwi rito, gusto nilang magnegosyo. Opo. Meron po kaming program kung saan kinukonek namin sila sa mga pwede nilang umpisahang maliliit na hanap buhay. Oh, marami talaga tayong natututunan at lalo tayo na-inspire dito sa usapan natin kay Sir Alex. At sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo, pag-usapan naman natin yung mga advocacy ni Sir Alex Cruz. Magbabalik po kami. Please stay tuned. Nandito pa rin po kami ni Sir Alex Cruz dito sa kabuhayan at negosyo. Alam niyo po, nung nasa Department of Trade and Industry ako, Sir Alex, yung mga award niyo na talagang yung mga golden cubeta. Alam mo, Sir Alex, na naiintriga ako dun. Sabi ko, totoo kaya ito? Kaya nung inimbita mo ako, sabi ko, sige, gusto kong makita yung mga CR dun sa mga mall niyo, Sir Alex. Pero nung nakita ko talaga, ay nako, yung mga CR po ng Centro Mall, talo pa ang CR ng mga 5-star hotel. Ay, kaya, salamat po. Sir Alex, bakit ganun po yung advocacy nyo sa lahat ng CR nyo? Well, siguro po mag-uugat lahat yan doon sa aking experience. Nung araw na naikwento ko sa inyo na at the age of 12 years old, nagtitinda na ako ng asin sa palengke. Opo. During that time, siyempre po, pag ako'y gagamit ng palikuran ng mga pampublikong palengke, malagi pong nakikita ko marumi. Opo. Kasi po ang dahilan, out of order ang gripo, talagang may drum na lang doon na kailangan salukin mo para gamitin pang buhos. Kaya para po bang natanim sa isipan ko na pag ako'y binigyan ng Panginoon ng pagkakataong makapag-develop ng kamukha nitong commercial, opo, bibigyang halaga ko po ang palikuran. Opo. Kaya yan po yung aking naging advocacy. Ang habiling ko sa aking mga anak, nakasama ko po as mga board of director, at kami ni Aida ay mapalad na nakakuha rin ng magagaling na mga empleyado like yung aming presidente na si Mr. Mel Bayato. Si Mel. Mm-hmm. Opo, kilala nyo opo, na po yun. Opo. Saka yung pong aming department heads lahat. Opo. Magagaling po at galing din sa iba't ibang malalaking company. Mm-hmm. Pero ang aking advocacy po sa toilet, as I said, ay binigyang importansya ko po ang toilet kasi po nakita ko naman ilang percentage lang yan ng total investment ko sa buong building. Pero pag pinaganda nyo po, lalo na sa mga kababaihan, na pag malinis at maganda, safe na safe po yung health nila, hindi sila magkakaroon ng nakita UTI. Ko nga first time nakakita ko ng mga CR na may mga chandelier . Ay nako, tama po kayo. Well, yung chandelier na yan po, marami nagtataka. Even on the public market na ino-operate po namin, talagang nilalagyan ko po ng chandelier, Yusek. Opo. Kasi po, ang ating CR, pag ginawa mo pong napakaganda at may chandelier, ay ang mga kababayan naman po natin ay pag nakitang maganda, pinag-iingatan po. Totoo po yan. Halos ayaw nilang madumihan. Opo. Kaya nga ho, meron po kami isang mall sa bandang Rojas Isabela. Nang minsan dalawin ko yung aming bagsakan ng mga gulay at prutas doon. Mm-hmm. Ginawa ko rin po sila ng napakagandang toilet. Kung ano yung nakita nyo sa Antipolo. Opo, opo. Minsan po akong nadalaw ang mga tsinelas ay hinuhubad sa labas ng toilet. At ako'y natutuwa. Nahihiya sila. Nahihiya po. Sabi ko sa aking janitress, bakit hinuhubad? Sabi niya, sir, nahihiya po at baka marumihan ang ating marmol. Opo. Sabi ko, papasukin mo ng tsinelas at pag walang konting dumi, wala kang lilinisin. Baka wala ka trabaho. Pero ito po siguro, nagugat nga po sa pagiging exposed ko sa public market nung araw ng aking kabataan. Kaya po kami mag-asawa ni Aida ay binigyang diin namin po ang importansya ng toilet. At sa ating pong palikuran, pag upo po natin o kaming mga lalaki, pag ihi po namin sa urinal, meron po kami nilalagay ng mga wisdom opo, opo, na mababasa mo
habang ikay umiihi. Kasi yan po yung mga time na naka-stare lang yung paningin natin sa walls. Opo, opo. Ganon din naman sa kababaihan, pag upo nila at pagsara ng pinto, meron pong mga wisdom. Correct, correct. At yung mga wisdom na yan po, ang bilin po namin sa lahat ng aming mall manager. Pinapalitan po buwan-buwan. Ah, okay. Para po panibago na naman yung mga basa. Opo, opo. At higit po sa lahat, kailangan kompleto po ang amenities. May bidet. Meron po. Ay, makwento ko lang po tungkol sa bidet. Nung araw po, nung nilalagyan namin lahat ng bidet, yung iba nawawala. Sabi ng mga tao ko, sir, wag na, tanggalin na natin. Nawawala. Sabi ko, okay lang. Tinatangay. Pero sabi ko, pagbigyan nyo na, hindi naman siguro uubos ng 10 bidet araw-araw yan. Ipura lang naman ang bidet. Opo. Then, di, okay naman po, bandang ulit, di na ko tinatangay. Then, eventually naman ho, nag-umpisa naman po yung paglagay ko ng wudu. Oh, nakita ko yun. Yung mga ablution area doon for the purposes kasi ng mga kapatid po, natin ng mga Muslim po. Yung ano? Mga kapatid natin Muslim, alam naman po natin ang pananampalataya nila. Opo. Ninyo, bilang opo, kayo opo. Po rin ay Muslim. Opo, opo. Na kayo po yung naglilinis ng paa bago opo. Magdasal. Ablution. 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 Wudu. Opo, opo. Eh, siyempre po, nung una, naglilinis po dun sa bidet. Sabi ng mga tao, sir, tanggalin na talaga yung bidet. Sabi ko, bakit? Naglalawa po, naglilinis ng paa yung mga kapatid natin Muslim. Sabi ko, hindi solusyon tanggalin ng bidet. Maglagay tayo ng wudu ablution. Nakita ko yun. Sa lounge. Opo, opo. Kaya yung nakita nyo. Opo, nakita ko yun. At ako, ramdam ko naman si Yusek. Pati din sa Batangas, mayroon din opo, po kayo. Opo, at lahat po ngayon, opo, meron opo. Na. Kaya naramdaman ko po yung tuwa ni Yusek nung dumalaw na yung mga kapatid natin Muslim, binibigyang halaga po natin yes, sa ating mall. Opo, opo. At kung ano po yung kultura nilang pangangailangan po, ipoprovide natin. Kasi marami rin po kaming mga tenant na mga kapatiran natin Muslim opo, opo. Na kasakasama po namin sa negosyo at napakahusay din po mga magnegosyo. Opo, opo. Masisipag sila, perseverance. Opo. Kaya ho, isa pa kapatid po natin yan. Kaya kailangan bigyan ng importansya po. Ang ito nga po yung itatanong ko sa iyo, Sir Alex. Ano po ba yung mga strategy ninyo na ginagamit para ma-attract at ma-retain yung mga customers nyo? Katulad nung sabi mo nga yung mga kapatid natin ng mga tenants ng mga Muslim. Hindi lang yon, yung mga malalaki rin ng mga tenant nyo. Katulad ng SM. So ano po ba yung strategy natin doon, Sir Alex? Mas mura ba yung bigay nyo ng presyo? Ano ba ang strategy? Yes, sir. Opo. Yes, sir. Yusek, tama po kayo. Mm-hmm. Ang ating pong mall na Centro Mall, kilala po tayo sa friendly rate. Opo. Mababang rental para po parehas tayong kumita. It's opo. Always, ang objective po ng kumpanya ng Centro Mall, which is the XRC Mall Developer Inc., ay a win-win situation opo. Sa mga tenant. Lahat po yan ay kailangan kumikita ang tenant bago kami kumita. Mm-hmm. Para ang kliyente rin o ang customers mabigyan ng murang paninda opo. Pagka mura ang rental. Ito po siguro ang isang positibong nangyari during the time of pandemic opo. Of COVID. Para pong sabi nga natin, this is the silver lining of the situation. Nagkaroon ko kami ng pagkakataon na ipakita sa aming mga tenant na ang Centro Mall po sa oras ng ating challenging time like COVID, kami po yung nagbigay ng libreng rental, ng kinakailangan pong percentage of sales na lang ang ibigay sa amin. Kasi po, kailangan tulungan din natin yung mga kapatid nating nagninegosyo. Dahil doon panahon po na yun, maraming bawal sa pagpasok sa mall. Opo. Kaya yun po naman yung nagkaroon ng pagkakataon ng Centro Mall na ipakita namin sa mga kapwa nating negosyanteng tenant na ang Centro Mall po ay kaagapay nyo sa oras ng challenge sa sitwasyon. Ano po yung mga bagong expansion nyo ngayon, Sir Alex? Yusek, marami pa pong naka-line up. Nakakatuwa po na ang mga LGU po natin ay sila po yung tumatawag sa atin para lagyan ng Centro Mall ang mga kanayunan. Opo. Kasi nakita po nila na yung effect po ng ating Centro Mall bukod sa pag-create po ng jobs at pag-stimulate na economy, nakakatulong po tayo sa peace and order. Kasi po, once na may trabaho ang mga tao, mababa po ang crime rate eh. Opo, at kasi, saka yung bragging right nila, sir, yes. Yung mga governor na, oh, may mall na kami rito. Opo, kaya opo, bragging, may Centro Mall kami rito. Opo. Nakakatuwa po, kamukha po minsan po, itong nakaraang linggo, ako'y supposed to be pupunta ng Siargao sa pag-imbita ng mayor ng Dapa. Dangan nga lang ako at nag-badweather, hindi ako nakarating. Opo. At nakakatuwa, sila mismo po ang pumunta sa aking opisina at nakipag-ugnayan na sana matuloy yung paglalagay rin namin ng Centro Mall sa Siargao. Opo.
As a matter of fact, sa Friday po, ako naman po yung nakalaang pumunta kasama ang aking dalawang anak sa El Nido. At yung pong mga taga ron din ay gustong magpalagay ng Centro Mall. At ngayon po, isa rin po sa aking papasok na area ay ang Pasig Iloilo. Ah, okay, okay. Opo, kasi may kakaroon po doon ng 4PH. So, dito ka na ngayon sa Visayas, ano? Papasok na po tayo sa Visayas. Tutuloy na po tayo Mindanao, Yusek. Kasi dito po sa Central Luzon at sa Northern Luzon, opo, medyo nandyan na po yung iba nating 30 malls. 30 malls. Mm-hmm. Kaya papasok na po tayo. May mga palingki rin po kayo, meron si pa, Alex. Meron pa. Tayo po ang nag-ooperate ng Santa Ana Market sa Manila, opo, San Andres, Trabajo at San Palok. Opo, opo. Doon po, makikita nyo po yung ating mga toilet, yung quality ng toilet. Pagka po merong dumi, tawagan nyo ako. pero confident po ako sa sinasamahan ako ng aking mga empleyado dito sa aming advocacy na malinis na toilet. Totoo po yan. At minsan nga po, ito makwento ko lang. Kahit yung mga tindera, sinasabi sa akin, Mr. Cruz, maningil ka na kasi hindi ako naniningil. Opo. Even a single centavo, opo, walang bayad. Sabi nila sa akin, Mr. Alex Cruz, maningil na po kayo kasi maaga pa lang yung mga taong grasa gumagamit. Sabi ko, hayaan nyo lang. Makatikim naman ang magindang at malinis sa toilet yung mga tao sa kalye. Copy. Kami naman po ang maglilinis, mga janitor pa naman. Pero nakita nyo po yon na sila rin mismo na nananawagan na maningil na ako. Pero ako po, nananindigan po ako sa aking advocacy na dapat walang babayaran po sa paggamit ng palikuran. Kasi serbisyo po namin sa aming tenant at customer at sa taong bayan din po nagagamit ng toilet. Sobrang nakaka-inspire po yung binabahagi ni Sir Alex sa atin. At magbabalik pa rin po ang kabuhayan at negosyo. Please stay tuned. Thank you. Nandito pa rin po kami ni Sir Alex Cruz dito sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir Alex, napag-usapan natin is yung unang advocacy mo dun sa Cubita. Napakalit. At yung advocacy naman ng mga bata na actually may nagkwento sa akin doon na common friend natin. Yung dinala nyo yung mga kabataan sa Disneyland sa Hong Kong. Opo, opo. So, talagang tinutulungan mo yata yung foundation, Sir Alex. Opo, opo. Bago po ako pumunta sa advocacy po namin sa spiritual, opo, nagpapasalamat din po ako sa isang award-giving body na ang amin pong Centro Mall ay nabigyan na po ng twice na award ng Golden Cubeta Award. Yes, opo. It is run by Manila Water, Xavier. Opo. Manila Water po ang nagsesearch. And without us applying, napansin po nila yung mga toilet natin at nabinigyan po kami ng parangal bilang Golden Cubeta Award. Ang amin pong tropeyo ay isang toilet bowl na kulay ginto. At ako'y nagpapasalamat at sana po yung mga kapwa ko developer, kapwa ko po may mga establisimento, samahan niyo po ako sa ating advocacy ng malinis na banyo at toilet para sa ating mga kababayan. Anyway, magawin naman po tayo, Yusek, dito sa another advocacy ng pamilya. Opo, opo. Especially my wife, Aida. Kami po ay, as I said, namatay po yung panganay kong anak na si Sander at the age of 17, way back 1999. Ito po yung panganay niyo? Panganay po namin, plastic anemia. Is napakabilis, nagkaroon po ng manifestation ng March 8, it's my birthday, March 27, namatay siya in 2 to 3 weeks. At yun po naman ay nagtayo po kami ni Aida ng foundation in memory of my son. Mm-hmm. We call that Sander Youth Foundation. It's a three-story building sa Daang Bakal, Santo Niño, Marikina, wherein kung saan kami nag-umpisang, doon kami dati nakatira ni Aida. Ah, okay. Opo, sa Daang Bakal, Santo Niño. Mm-hmm. Yan po kami nakatira ni Aida. Kinumbert po namin yung bahay namin doon to a three-story building. Ang una pong advocacy nung malaman ni Aida na yung mga kabataan doon ay hindi kayang magbayad ng pagki-kindergarten and bago mag-aral. Tuition. Tuition. Okay. So, nagpalagay ho kami ng libreng eskwelahan doon para sa kinder and prep. Mm-hmm. And then, napansin po ng isang grupo ng simbahan sa Marikina na yung aming ground floor, imbis na waiting area lang ng mga magulang, kinumbert po into Catholic Church. Okay, simbahan. Simbahan po. Mm-hmm. At kami po naman bilang alay nga sa aming anak na si Sander,
Nagpagawa po kami ng maayos na simbahan at magandang simbahan. At naglagay po kami ng mga paanyaya sa kalye na may misa every 4 o'clock ng Linggo. Subalit, dumaan po ang ilang buwan, medyo matalang po nagsisimba, Yusek. Opo, opo. Hanggang sa naisipan ng wife ko po na mag-suggest ng libreng dinner after the mass. Medyo dumami, pero mga nanay po ang pumapasok, yung mga bata ay nananatiling nasa kalye habang nagmimisa. Sa dumami kasi may libreng dinner. Maingay. Ngayon, nung bandang huli, si Aida po ay nag-request sa akin, sabi niya, Irog, pwede ba akong mag-announce na para ang gusto kong mayaya sa loob ng simbahan at makinig sa salita ng Diyos ay ang mga kabataan na nasa kalye na ayaw pumasok. Pwede ba akong mag-announce ng ang unang 50 bata na magsisimba ng 1 taon at walang absent at makakapag-recite ng rosary kasi katoliko po kami. Apo, apo. Dadali natin sa Hong Kong Disneyland. Wow! Kaya po nakakatuwa po nung in-announce po namin ni Aida yon. Eh siguro po after a year and a half kasi kailangan ko pong ikuha sila lahat ng passport, kailangan namin ikup. Yung iba po, you know, hindi ho man lang nakarehistro. Oh, so, wala. Walang mga birth certificate. Walang mga birth certificate. Kailangan pa rin namin ikuha lang. So, kayo pa rin ang gagawa nun? Opo. At kailangan po pala, pag kinuha ng passport ang anak, kailangan ikuha mo rin ang passport ng nanay. Okay. Anyway, nagawa ho namin yun sa loob ng after 1.5 years. Ang nadala po namin sa Hong Kong Disneyland ay 98 na bata. Wow. Kasama ang mga guardian. Guardian, okay. Meron po kaming mga guardian na sinama. At during that time, sinama ko rin po yung aking mga empleyado na siguro may kit 150, sinamel. Nandun po sila sa Cathay Pacific. Yung mga bata po na miyembro ng foundation ay sa PAL kami nakasakay. Opo. Kasama ng pamilya ko. Opo. At nakakatuwa po. At pagdating po sa Hong Kong, hindi lang po Disneyland. Dinala pa po namin sila sa Ocean Park. Oh. Kaya may dagdag po yung aming pangako ni Aida sa mga bata. Oh. Ang nakakatuwa po doon, Yusek, nakakatuwa kasi po, siyempre, sa dami po noon, 150 empleyado ko, 98 yung mga membro ng foundation. Kailangan ko ikuha na ng full board na pagkain. Opo, opo. Tayo po, pag kumakain ng Peking duck, binabalot po natin. Yung mga bata, ginawa mong fried chicken yung Peking duck. So, hindi pero, nila binabalot? Hindi na po, at parang fried chicken. Pero ang nakakatuwa ko doon, Yusek, ngayon na nakauwi na, that was, it happened siguro 9-10 years ago, na natili na po sa system nila magsimba linggo-linggo. Okay. Hanggang ngayon po, mga dalagita na sila, yung mga uniforme nila bilang sakristan hanggang tuhod na, ay makikita mo na nandun na po, kahit walang pangako, na-systemize na dun sa mga bata ang makinig ng salita ng Diyos dun sa simbahan. Every Sunday po, 4 p.m., membro na po lahat sila ng choir. Galing. Yung iba po ro, nakapag-asawa na, iba, naging dalaga na. Opo. Pero nananatiling nandun sa simbahan kahit wala tayong pangako. Yun po ang magandang idinulot nung idea ni Aida. Opo, opo. Na akin lang pong in-implement bilang ako nag-implement doon sa ano sa pangyayari na yon, Yusek. Opo, Sir Alex, gusto ko itanong kung nandiyan pa rin ba yung bahay mo na napakaraming ilaw kasi naalala ko yun nung araw pa ay nata-traffic doon sa lugar. Nandiyan pa rin po ba yung Tama ho kayo, Yusek. Ngayon po yung bahay po namin na yon, talaga pong makikita nyo po, pabibigyan ko kayo kay Xavier ng marketing material. Nung panahon po na yon ay taon-taon ay nasa television tayo, opo, nasa dyaryo, hanggang CNN abroad, hanggang BBC abroad napapanood. Opo. Kaya yung mga kababayan po nating mga balikbayan, kasama po sa itineraring pinapasyalan yung bahay natin sa Pilimbes. Kaya lang po, dumating po sa pagkakataon na pinagbawalan na po kami ng homeowner. Kasi po, nasa sacrifice naman yung privacy. At the okay. same time, tama po kayo, traffic po sa entrance ng subdivision. Eh, nilalagay na po sa social media na it takes 2 hours na rin po sa EDSA, it takes another 1.5 hours bago makapasok sa subdivision. Yan, naintindihan ko po naman yung mga kapitbahay namin since it's a gated subdivision. Napakalaki ng bahay niyo doon, Sir Alex. Hindi naman po. Kaya lang, open po sa public yon. Mga 9 to 10,000 a night ang pumadala. Wow. Ang nakaka siguro sa dami nga po ng pumapasyal, medyo napaparking na yung mga driveway. Opo. Kaya medyo may nag-complain. Naintindihan ko po at ngayon po naman, bago mag-pandemic, inilipat na po namin, nagkaroon po tayong pagkakataon na mag-develop sa
Centro Mall Sumulong Mambugan, yes. Antipolo. Opo. Kaya doon ho namin nilipat ang aming mga Christmas light. Opo. Hindi lang po doon. Sa lahat po ng aming malls, ang isa ring advocacy namin ni Aida ay lagyan ng maraming ilaw to share the spirit of Christmas. Every Christmas, gusto po namin, September 1, pagkanta ni Jose Marichan, kailangan bubuksan na ilaw namin. Okay, okay. Yan po ang utos namin ni Aida sa tao. Sir Alex, napaka successful nyo po na negosyante. You have 30 malls. Ano pa ba ang negosyo na iniisip ni Alex Cruz na gusto pa niyang gawin? Yusek, ganito po. Lalo kami na-inspire mag-asawa kasi number one, alam namin po na ang negosyo nating tinatayo ay malaki na itutulong sa ating mga kanayunan. Opo. Especially sa mga pamilya. Opo. Na gusto nga nating magkabuklod-buklod. At bukod pa po ron, natutuwa po kami ni Aida na binigyan kami ng mga anak. Opo. Na interesado at katukatulong namin sa hanap buhay. We were so blessed with the children na walang naging sakit ng ulo. Bagkus, kasakasama po namin sila sa hanap buhay para makapagbigay po ng magandang resulta itong hanap buhay na natutunan namin. Pero Yusek, ang gusto ko po talaga pang attain na karamihan po ng aming mall sa probinsyang madadala ay madalan po talaga ng call center. Mm-hmm. Napakalaking bagay po pag nakapagdadala kami ng call center. Like sa Antipolo namin ngayon, almost 8,000 agent ang nandun. Na mga taga-Antipolo, Angono, Morong, na dati ho, pumupunta pa ng Ortigas, BGC, it takes another 1.5 hours. And then 1.5 hours pa uwi, 3 hours ang nasisave. Yusek, yung 3 hours na yun, pwede na nilang ibigay sa kanilang pamilya for the quality time. Kaya yun po yung mga nagbibigay inspirasyon sa aming mag-asawa. To build more, sabi nga po ng isang anak ko, Dad, you don't need to, ano pa ba yung gusto mong improve sa sarili mo? Dating mag-asin, may 30 malls ka na. Ngayon, may 2 malls tayong bubuksan. You have to rest, sabi ko, anak. Although, nandyan yung objective na magpahinga ng konti, pero andyan naman kayo at alam kong kayang-kaya niyong ituloy itong naumpisahan natin. Kasi nga ho, na-inspire kami sa effect nitong ating hanap buhay. At ito, naniniwala naman po kami na ito'y blessing po sa amin. Malaking blessing at ang lagi ko pong sinasabi, higit pa sa aming dinarasal at higit pa sa aming pangarap mag-asawa, ang binigay na blessing ng Panginoon na gusto rin namin i-share sa kapwa namin Pilipino. Opo. At kasama po kayo sa aming isang iniidolo, Yusek. Alam ko po ang hangarin nyo sa mga tao ay napakaganda rin. Opo. Thank you, Sir Alex. At baka mayroon po kayong payo na maibibigay sa ating mga aspiring entrepreneurs. Alam ko po na talagang model kayo, Sir Alex, lalo na yung mga tulong nyo sa mga micro, small, medium entrepreneurs. Baka po may final words kayo, Sir Alex. Sige po. Ako po, lagi kong sinasabi sa lahat ng aking mga speaking engagement na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maaring mas mahirap pa sa kinatatayuan nyo ngayon ang pinag-umpisahan ko at ng aming mag-asawa. Pero, siyempre, ang akin lang po namang mantra na ibibilin sa ating lahat at tinuturo ko sa aking mga anak at sa aking mga empleyado, always start with a good intention and anchor on fairness. Mm-hmm. And then hard work and prayers equals profit. Whether you like it or not, darating ang profit, Yusek. Basta maganda ang hangarin mo sa umpisa, lumabang ka ng parehas, magsipag ka, at magdasal ka. Ang equivalent ho nun ay blessing. kaya po kayong mga kapwa ko Pilipino na gustong mag-umpisa. Si Mr. Cruz po at si Aida Cruz nag-umpisa lang sa 50,000 way back 1982. Hindi ho imposible na kayo po ay magkaroon pa ng magandang negosyo. Magsipag lang po tayo at lumaban tayo ng parehas. Alam ko po marami naman sa atin ang masisipag, nagdarasal. Pero tsaka-tsaka lang po, darating ang mga breaks ng ating buhay. Yung opportunity po pag dumarating ay sana i-grab po natin ng may malalim na pag-iisip at kasipagan. Yun lang po, Yusek. Maraming salamat po sa iyo, Sir Alex. At talaga naman nakaka-inspire yung mga binahagi mo na experience. At
ito po ay patunay na sa sipag at determinasyon, maabot natin ang tagumpay sa mundo ng negosyo. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang problema, kahit anumang sakuna, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.